should ever cast a shadow over the altar. Ano ibig sabihin, Pastor? Huwag kang maglalagay ng nilima over your worship to the Lord. Nothing should ever cast a shadow over your commitment to God. And nothing should ever bring darkness over your discipline established between you and God. Amen. Ang success, ang pera, hindi piling magpuno sa'yo, mga kapatid. Sino ang piling magpuno sa'yo? Only God can fill you. Because we were created to be inhabited by God's own presence. Ang Panginoon lang ang piling magpuno ng kailangan natin. Ang Panginoon lang ang piling magbigay ng kapunuan, mga kapatid. It's not the money. It's not the relationship. It is not the success. Kaya ang sabi ni Blaise Pascal, every person is a God-shaped vacuum. Idea na ito na kanyang sinasabi, ito ay tumutukoy sa Diyos, mga kapatid, na ang ibig sabihin na mayroong creator sa tao, may creator sa lahat ng nilalang sa mundong ito, mga kapatid. Ladies and gentlemen, we have God, mga kapatid, na siyang lumalang sa atin, na siyang magbibigay ng kapuluhan sa bawat pangangailangan natin. Even the agnostic, even the atheistic ay nagahanap, mga kapatid, na pwede nilang makakonek that is greater than them. Tayo'y gawa ng Panginoon, mga kapatid. He made us, hindi ang ating sarili, mga kapatid. And the one who gave us breath ay inuutyukan tayo na magsamba sa Kanya. Ang Panginoon na nagbigay ng boses natin ay nagsasalin sa atin. Umiyak ka sa Panginoon. The one who gave us hands ay nag-aantay ang Panginoon na pumalakpak ka at abutin ang Panginoon. Because there is a creator, a God, mga kapatid. On the 6 days, God made the human. Ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon ang nagtatanggal. That's why don't despise the altar in your life. They are not just death, but they are life. They are not just despair, but they are healing. Ang altar hindi lang para sa kamatayan, hindi lang sa walang pag-asa, kundi buhay, kagalingan, at pagpapala ng Panginoon. Kapag may karamdaman tayo, lumuluhod tayo sa altar. Kapag humihingi tayo ng saklolo sa Panginoon, lumuluhod tayo sa altar. Because the altar is the altar of blessings. That's why don't despise the altar in your life. Huwag kang matakot na lalapit sa altar at luluhod sa altar, mga kapatid. You don't know the power of the altar. Kaya kapag nagtawag na, mga kapatid, na pupunta sa altar, makipaghunan ka, Brother Ricky, sapagkat iba ang hatid ng altar, mga kapatid. When you worship God at the altar, miracles happen. Hello? When you worship God at the altar, miracles happen. Iba ang atin ng pagsamba sa altar ng Panginoon. Because there is a miracles will happen when you worship at the altar of God. Huwag mong i-allow ang shadow sa iyong altar, mga kapatid, na siya magbibigay ng obstruction sa pagsamba mo. Gusto mong maramdaman ang presensya ng Panginoon, alisin mo lahat ng mga shadows, alisin mo lahat ng hatlang cellphone, katabi mo yung iniisip mo sa bahay. Kung gusto mong magpuspos ng banal na Espiritu Santo, wala dapat magiging hatlang, wala dapat magiging anino, wala dapat magiging lilihim. Kapag lumuhod ka